wala pang pinal na desisyon ng Sangguniang Panglungsod kung dapat ba napayagang pumuesto sa Sampaloc Road ang ilang maninida na pinaalis sa San Jose New Market matapos nabuksan ang usaping ito sa sesyon noong Lunes. Ito kasi ang nakikitang paraan ng City Council para hindi pakalat-kalat sa gilid ng kalsada ang mga nagtitinda. Nasingit rin sa talakayan kung mapaprioridad ba ang mga taga Puerto Princesa sakaling matapos na ang San Jose Public Complex sa Nobyembre. Diretsahang sinagot ito ni Consel Roy Ventura at sinabing hindi dapat kilalanin ang mga maninindan na taga-munisipyo. Isa din po sa iniingatan namin kagawad yung mga galing natin sa munisipyo na halos ayaw nila i-recognize. Pero sa totoo lang po, sila yung mga galing ng munisipyo. Kahit ako po, hindi ako mapayag nire-recognize ko yung ibang munisipyo. Tutukan natin yung ating mga mamamayan sa Puerto Princesa. Sir. Ngayon nga, hindi nga tayo pinapapunta sa mga munisipyo eh. Pero kung titingnan niyo po yung... Bawal tayong pumunta. Hindi po, sa atin lang, ang public market na yan tinayo para sa mga taga Puerto Princesa lang. Hindi dapat sa hindi taga Puerto Princesa. Naging usap-usapan ito ng mga nagtitinda sa palengke. May ilang gaya ni Aling Dolores ang nalungkot sa pahayag pero sana naman daw ay nabigyang konsiderasyon rin ang kanilang naiaambag sa lungsod. Sana po, inihiling ko po sana sa city government, sana po, wag naman pong ganon. Kasi katulad po namin, ay matagal na rin po kami vendors dito sa Puerto Princesa po. Simula po noong 2014, nagkaroon po kami ng permit 2017 po hanggang ngayon. Sana naman po, hindi naman po kami, i-recognize nyo rin po kami kahit sa taga-ibang munisipyo po kami. Sumusunod naman po kami kung ano yung mga panuntunin po ninyo. Maging si Consel Elgin Damasco, nakuha ang simpatsya ng mga maninindah. Bagaman hindi raw kasi lehitimong residente ng syudad, ay sila ang nagpapasok ng ilan sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Matagal na rin nagtitinda yan dyan. At malaki ang naitutulong nila dahil kung supply ng pagkain o supply ng gulay ang pagbabasihan, eh kulang tayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa laki ng population ng Puerto Princesa, di ba? So kailangan talaga natin ng mag-angkat ng mga agricultural products mula sa mga munisipyo. Nilino ni Ventura na nagkaroon lang ng maling interpretasyon sa kanyang tinuran. Ninanais niya lang daw ay mas maprioridad ang mga maninindas sa Puerto Princesa kaysa mga mula sa ibang bayan. Opo, sa mga pinapagawa nating establishment ng mga market natin, ano, sa Bago, sa Luma, sa lahat, eh dapat i-priority natin yung taga-Puerto, litimong taga-Puerto na gustong magtinda dyan at yung nandyan na. No, hindi naman natin pwedeng bawalan yung mga gustong magtinda na sa ibang, galing sa ibang lugar. Pero dapat lang na i-priority ang ating mga mamamayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ano siyang maghanap buhay dyan sa ating pinapagawang mga pamilihang bayan. Humiling din ito sa mga maninindah na sana iisa lang ang pwesto para mapagbigyan ang lahat ng gustong magtinda. Dapat dyan, eh, wag doble-doble. May pwesto ka sa Old Market, may pwesto ka sa New Market, may pwesto ka doon sa bagsakan doon sa Erawan. Eh, wag naman ganun. Isa-isa lang para lahat mapagbigyan. Tatlo naman daw ang inaasahang malalaking palengke sa lungsod na pwedeng pagnegosyohan. Dapat lang na dumaan sa tamang proseso para maging legal. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.